Sa mga previous na video ay meron pong mga nag-comment sa akin na gumawa raw ako ng video kung ano bang mas maganda na bilhin, condo ba or house and lot. At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ako po ay nagsimula na mag-real estate nung 2012 nung ako po ay pumasa ng board exam para sa real estate broker. At nagsimula po ako na magbenta ng real estate sa mga condominium units habang po ako ay nagtatrabaho from year 2012 hanggang year 2014. At nung ako po ay nag-full time nung 2015, ay nag-concentrate naman po ako sa house and lot. At kahit po ako ay concentrated ngayon sa house and lot, ay hindi ko po pwedeng sabihin na mas maganda ang house and lot kumpara po sa condominium, or mas maganda po ang condominium kumpara sa house and lot. As a matter of fact, ang mas better po ay syempre depende po sa situation ng isang tao. Kagaya po ng isang business, hindi po natin pwedeng sabihin na mas maganda sa iyo ang real estate, na mas maganda sa iyo ang insurance, na mas maganda sa iyo ang direct selling, na mas maganda sa iyo ang franchise or kung anumang business dyan. So nakadepende po dun sa situation ng isang tao, sa kanya pong preferences, sa kanya pong housing needs, sa kanya pong affordability, at kung ano po yung kanyang purpose sa pagbili po ng property. At una po nating tatalakayin dito ay yung ano ba yung purpose mo sa pagbili mo ng property. Ikaw ba ay isang investor? Bibili ka ng property kasi tinitignan mo ang iyong magiging profit pag binenta mo later on ang iyong biniling property? O di kaya ikaw ay bibili ng property para upa-upahan as an investor? So either way, pwede ka pong kumita o magparenta kung bibili ka ng condo or bibili ka ng house and lot. Depende po sa iyong magiging concentration at focus kung condo man or house and lot. Kasi meron pong kumikita sa condo at meron din pong kumikita sa pag-invest po ng house and lot. So yan po yung una. Pangalawa po ay sa purpose mo ay bibili ka ng property kasi titirahan mo ito as your primary residences. So kung ito po ang iyong magiging purpose, which is karamihan sa atin po ay yung pagbili ng property, so marami po tayong dapat i-consider. So yung una, yung ating preferences. Ang nature ng isang tao ay may kanya-kanya po tayong taste, may kanya-kanya po tayong preferences sa pagdating po sa damit, pagdating sa pagkain, pagdating po sa ating mga pupuntahan na lugar. So may kanya-kanya po tayong preferences at nakadepende po ang ating preferences sa gusto po natin na bilhin. So yung pangalawa po na ating i-consider ay yung ating housing needs. Ano ba yung housing needs natin? Ikaw ba ay nag-iisa lang na titira sa isang property, o mga tatlo o limang tao kayo, o mas marami pa kayo na titira sa property? Kasi dito natin i-determine kung ang kailangan mo ba ay studio type, ang kailangan mo ba ay one bedroom, ang kailangan mo ba ay two bedroom or three bedroom or mas malaki na property. So nakadepende po sa ating housing needs ang ating bibili na property. Yung pangatlo po ay yung ano ba yung afford mo? What can you afford dun sa bibilin mo na property? Pwedeng ang preferences mo ay halimbawa ay condo at ang housing needs mo ay studio type. Pero ang tanong dyan ay afford mo ba? Di ba? So yung bang preferences mo at yung housing needs mo ay tugma ba dito sa iyong capacity na bibilin? Kasi meron pong required down payment at meron pong required na salary ang pag-avail po ng ating property, especially kung yan po ay true financing. Unless afford mo, mas marami po tayong preferences. Kasi kung afford natin isang bagay, pwede kang bumili ng condo, pwede kang bumili ng house and lot. So either way, pwede kang bumili kung afford mo. Pero ang scenario na hindi mo naman halimbawa afford yung halimbawa condo or yung kung sa house and lot, di mo naman afford yung single. So dun po tugma dapat sa afford natin ang ating pong bibilin. So nakabase po doon sa ating situation, sa ating financial needs. So bibigyan ko po kayo ng idea pagdating po halimbawa sa condominium, ang studio type po na 20 square meter ay more than 2 million po ang kanyang presyo. So nagre-range po siya ng more than 100,000 per square meter pagdating po sa condominium. At kung titignan mo, let's say for example, kung 2 million at ang down payment po natin ay 20%, that is 400,000, at babayaran mo siya halimbawa ng 36 months, so 3 years mo siyang babayaran yung iyong equity,
So magre-range po yan ng mga 11,000 monthly pagdating po sa equity lamang. At yung iyong balance na 1.6 million, 2 million less 400,000, ay ito po ay magre-range po ito kung 20 years na sa 6% na magre-range po ito ng 12,000 monthly. At yung required salary mo dito ay dapat nasa around 40,000 monthly. Studio type pa lamang po yan pagdating po sa condo. So yan po, samantalang kung bibili ka naman halimbawa ng house and lot, sa 2 million single na yung pwede mong mabili sa mga nearby provinces malapit sa Metro Manila. So again, nakadepende po yan sa iyong ating preferences, sa ating housing needs na dapat tugma dun sa ating pong afford. So basically yan po yung ating magiging consideration. At summarize, pwede po natin i-summarize din dito ang differences halimbawa ng condo at house and lot. Siyempre, kung condominium ay nandito lang sa Metro Manila, so yung kanyang location. So pagdating po sa mga house and lot na mga affordable, so nearby provinces. At kung pagdating naman po sa presyo, mas mahal po ang condominium kumpara po sa house and lot, di ba? At siyempre, mas malaki po yung size ng house and lot kumpara po sa condominium. Mas smaller at mas higher ang kanyang price. Pero pagdating sa convenience, since Metro Manila ka halimbawa sa mga condominium, so pag sa malapit siya sa work mo, 'di ba? Kumpara sa provinces naman na magkakaroon ka pa ng travel time, 'di ba? So ganun. Pagdating sa security, syempre mas secure ang condominium kasi may mga guards at usually isa lang yung iyong entrance gate, so mas secure siya kumpara sa subdivision na malaki na syempre maraming entrances o maraming exits, so pwedeng mapasok ng mga tao, ganyan-ganyan. So yan po yung mga basic lang po na differences ng condo at house and lot. At again, nakadepende pa rin po ang iyong pagbili kung condo man or house and lot sa iyong preferences, sa iyong housing needs na nakatugma dapat dun sa kaya mo. Kasi kung i-summarize po natin, kung afford mo, pwede kang bumili ng house and lot, pwede kang bumili ng condo kasi afford mo, di ba? So marami kang choices. Ganun naman po sa buhay. Kung afford po natin ng isang bagay, mas marami po tayong choices. Pero kung hindi po natin afford, like for example, hindi natin afford ang condominium, so ang option po natin ay mag-rent forever ng condo kasi gusto po natin ng condo living. Or pwede kang, ang second option mo ay bumili ka na lang talaga ng house and lot. Or kung house and lot naman, gusto mo ang single pero hindi mo naman afford ang single, syempre, dun ka sa duplex or dun ka sa mas sa mga townhouses or mas mababang type ng bahay. Unless, syempre, later on, through time na mag-work hard ka para ma-achieve mo yung dreams mo na makuha, na mabili yung gusto mo. So, ganun din naman po talaga sa buhay natin. So, yan po ang ating sharing for today. So, muli po, ito po si Ralph Rojo Itagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur na nagsasabi po sa atin ang pinaka-best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. Develop po ang ating tamang mindset, improve po ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence po sa sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating pong may kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.